Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates! Anyari kay Maverick Ahamnisi, Coach Tim Cohn may inamin patungkol sa kanilang debut game. Kagabi nga mga chong, ay nakapaglaro na nga sa wakas ang Barangay Ginebra. Una nga nilang nakalaban ay ang Converge Fiber Xers. At matapos nga ang laro na yan, ay aminado si Coach Tim na marami pa nga daw silang kinakailangang habulin para sa kanyang kuponan. Lalong-lalo na yung mga bagong player na sila Maverick Ahamnisi at yung kanyang bagong import na si Tony Bishop sa kanyang sistema. Pero satisfied naman daw si Coach Tim sa ipinakita ng kanyang kuponan sa kanilang debut game. Lalong-lalo na pagdating dito kay Tony Bishop. Solid performance nga daw yung ipinakita nito sa kanilang debut game. Meron nga lang daw konting adjustment na kinakailangan at yan nga daw yung kinakailangan nilang pagfokusan sa kanilang magiging team practice. Naniniwala nga si Coach Tim na hindi pa yan yung 100% performance ng kanyang import. Nasa adjustment period pa nga rin daw si Tony Bishop, kaya naman ine-expect ni Coach Tim na 2 to 3 games pa bago nila makita yung full potential nito sa kanyang kuponan. Dagdag pa ni Coach Tim Cohn ay malaking araw yung tiwala niya sa kanyang Barangay Ginebra players at marami pa nga daw silang kinakailangang trabahuin sa kanilang magiging team practice. Para sa akin mga chong, ay okay naman yung naging debut game ng Barangay Ginebra. Pero naniniwala ko mga chong na hindi pa yan yung 100% at full potential ng kuponan ni Coach Tim Cohn. Unang laro pa nga lang yan at nagkakapaan pa yung ilang mga players, especially yung mga bago. Kaya naman, kinakailangan pa nila ng sapat na panahon bago sila tuluyang mag-blend sa isa't isa. At once nga na mangyari yan mga chong, ay mas malakas na Barangay Ginebra ang ating makikita ngayong conference. Sana lang talaga ay huwag silang tamaan ng injury dahil injury nga yung pinakahadlang sa Barangay Ginebra nitong mga nakalipas na season. Kung magiging healthy ang lahat at makakabuo sila ng solid team chemistry, ay isa nga yung Barangay Ginebra sa team to beat ngayong conference. Sa kabilang banda, bago tayo magpatuloy, i-like mo naman ang ating video bilang pagsuporta, mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Anyari kay Maverick Ahamnisi sa naging debut game nga ng Barangay Ginebra contra Converge Fiber Xers kagabi ay ang isa nga sa pinaka-inaabangan ng maraming Barangay Ginebra fans ay itong kanilang bagong kabarangay na si Maverick Ahamnisi. Pero sa kanyang unang laro sa Barangay Ginebra ay hindi nga naging maganda yung kanyang performance dahil sa 32 minutes playing time na ibinigay sa kanya ni Coach Tim Cohn ay 7 points nga lang yung kanyang naiambag. Hindi rin maganda yung kanyang field goal percentage kung saan sa 9 attempts nito ay 2 lang ang pumasok. Kaya naman, hindi nga maganda yung panimula ni Maverick Ahamnisi sa Barangay Ginebra. At maraming ang Ginebra fans ang nagsasabi na sayang lang daw yung pagkuha kay Maverick Ahamnisi. Pero para sa akin mga chong, ay hindi sayang ang pagkuha ng Ginebra kay Ahamnisi. Unang-una ay wala nga silang pinakawalan na player para makuha ito sa unrestricted free agency. Diyan pa lang ay panalo na ang Barangay Ginebra. Pangalawa ay ito pa lang naman yung una niyang laro sa kanyang bagong kuponan. Kitang-kita nga sa laro at body language nitong si Maverick Ahamnisi na nasa adjustment period pa rin ito
at naninibago pa sa kanyang mga bagong teammates. Pero kita naman sa laro ni Ahamnisi na gusto nitong makatulong sa Barangay Ginebra. Nagkataon lang talaga na hindi pumapasok yung kanyang mga tira. At kahit hindi maganda yung nilalaro ni Ahamnisi, ay kitang-kita nga na malaki yung tiwala sa kanya ni Coach Tim Cone. Dahil hindi naman siya bibigyan ng 30 minutes playing time ni Coach Tim kung walang special na nakikita sa kanya. Panigurado na natapat lang na off night yung laro nitong si Maverick Ahamnisi at hindi nga nawawala yan sa isang player. Huwag sana nating husgahan yung kanyang unang laro at panigurado na babawi ito sa susunod na laro na Barangay Ginebra.